Matapos mapatay sa isang misyon, isang lokal na sheriff na nagngangalang Roy ang itinalaga upang maging bahagi ng departamento ng pulisya para sa mga patay na tao. Habang sinusubukang maghiganti para sa kanyang pagkamatay, natuklasan niya na ang kanyang kamatayan ay konektado sa isang mas madilim na plano kung saan gustong kontrolin ng isang demonyo ang mundo. Sa isang minahan sa Red Creek, uta noong taong 1876, isang lalaki ang nagbutas ng lupa sa pag-asang makahanap ng ilang ginto. Habang nangyayari ang kabuuang lunar eclipse, isang espiritu ang lumabas sa butas at angkinin ang lalaki. Sa oras na ito, ang lalaki ay humahagulgol habang lumilitaw ang isang nagbabagang marka sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay tumayo siya at binuksan ang kanyang mga mata na naging itim. Makalipas ang isang buwan, sa bayan ng Horse Show sa Wyoming, sinundo ni Roy ang kanyang anak na si Charlotte at ang kanyang kasintahang si Angus mula sa istasyon ng tren. Si Roy ay lubos na nagdududa kay Angus, ngunit sinabi ni Charlotte na kailangan niyang tanggapin si Angus bilang kanyang manugang dahil pinaparamdam niya itong ligtas at masaya. Gayunpaman, naantala ang kanilang muling pagsasama nang lumitaw ang limang magkakapatid na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Zeke Samuels. Nang makitang kinidnap ng magkapatid ang ibang sibilyan, pinapasok ni Roy si Charlotte sa loob ng istasyon. Bago umalis si Roy, nakiusap si Charlotte na panatilihing ligtas si Angus. Pagkatapos, nagtago si Roy sa isang stack ng mga bagahe, habang nakikipagpalitan siya ng putok sa tatlong kaaway. Then all of a sudden, sumulpot si Zeke sa likod niya. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan ni Roy na barilin siya sa ulo, at gumulong siya sa ilalim ng tren, nagpaplanong lumibot sa tatlong iba pa. Gayunpaman, hindi niya napansin na may tao sa tren na nakatutok sa kanya ng baril. Habang hinihila ng lalaki ang gatilyo, biglang dinala si Roy sa hindi pamilyar na lugar. Doon, tinanggap siya ng isang babaeng nagngangalang Hano sa kabilang buhay. Nang marinig niyang patay na siya, agad niyang tinanong ang tungkol kay Charlotte, na sinagot ni Hano na buhay pa ang kanyang anak. Pagkatapos, nagpatuloy si Hano na ipaliwanag na sa pagsusuri sa mga file ni Roy, siya ay itinalaga sa RIPD o ang Rest in Peace Department. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kapitan ng RIPD Kanlurang America Division. Ayon kay Hano, ang RIPD ay ang puwersa ng pulisya ng Diyos na itinalaga upang labanan ang mga deados. Nalilito, tinanong ni Roy kung ano ang deado. Sinabi ni Hano na ang mga deados ay ang mga kaluluwa ng mga patay na nakatakas sa kanilang paghatol at nananatili pa rin sa paligid ng mundo. Ang pagkakaroon ng mga deados sa lupa ay nagbabanta sa lahat ng sangkatauhan. Dinala ni Hano si Roy sa armory. Namangha, kinuha ni Roy ang baril na pinakaakit sa kanya. Pinuri ni Hano ang kanyang pinili, ngunit itinuro ni Roy na tapat siya sa kanyang lumang baril. Gayunpaman, itinuro ni Hano na ang kanyang baril ay walang silbi laban sa mga deados. Tanging ang RIPD lilipulin sila ng mga sandata para sa kabutihan. Si Roy ay patuloy na lumilibot sa armory nang may makita siyang simbolo sa lupa. Sinabi ni Hano na ito ay tinatawag na Ouroboros, na nangangahulugan ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Pagkatapos magkaroon ng isang kaluluwa ang isang tao, lilitaw ang simbolo sa katawan nito. Sa wakas ay tinanong ni Roy kung ano ang ginagawa niya sa RIPD. Ipinaliwanag ni Hano na sa panahon ng kabuuang eclipse na lumitaw sa Red Creek mga isang buwan na ang nakalipas, isang uri ng tinatawag nilang hellish discharge ang nangyari. Kung mag-sign up si Roy para sa misyon, ibabalik nila siya sa Earth. Pagkarinig nito ay agad namang pumayag si Roy. Pero alam na alam ni Hano ang iniisip ni Roy. Itinuro niya na hindi dapat maghiganti si Roy para sa kanyang pagkamatay at dapat niyang unahin ang misyon sa Red Creek. Matapos tanggapin ni Roy ang misyon, babasahin na sana siya ni Hano ng kanyang kontrata, ngunit piyansa ito ni Roy. At para opisyal na ipahiwatig ang kanyang pagiging miyembro, nagsimulang mag-alab ang kanyang dibdib bilang tatak ng RIPD lumilitaw sa kanyang balat. Bago ibalik ni Hano si Roy sa lupa, ipinaalala niya sa kanya na sa loob ng 2 araw, magwawakas ang sangkatauhan kung mabibigo siya sa kanyang misyon. Nag-iba ang eksena sa paglabas ni Roy sa portable toilet, nang bigla siyang hinarap ng tumatakbong bison. Pagkatapos, isang babaeng nakasakay sa kabayo ang nagpakita. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jen, at siya ang magbabantay kay Roy sa misyong ito. Sinabi ni Roy na hindi niya kailangan ng magbabantay sa kanya, dahil sanay na siyang magtrabaho ng mag-isa. Pero iginiit ni Jen na inutusan siya ni Hano. Gusto ni Roy ng seniority sa misyon, ngunit pinagtatalunan ni Jen, na 3 araw pa lang patay si Roy habang 445 taon na siyang patay. Asar, pinawalang bisa ni Roy ang sinabi ni Jen at umalis. Samantala, nang-aagaw na naman ng mga tao si Zeke, at ang kanyang mga tauhan. Pagdating ng mga alagad ng batas, nakipagbarilan sila sa grupo ni Zeke. Pagbabalik kay Roy, uwi siya sa kanyang anak, ngunit hinila siya ni Jen palayo. Nakipag-away si Roy kay Jen sa pagpigil sa kanya na makita ang kanyang anak na babae.
natapos ang kanilang laban sa isang tabla, habang nagagawa nilang ituro ang kanilang mga armas sa isa't isa. Sa wakas ay isiniwalat ni Jen kay Roy na hindi niya nakikita si Charlotte, dahil hindi na siya kamukha. Sa mga puntod nila ng kanyang asawa, tumingin si Roy sa salamin, at nakitang sila ni Jen, ay tila mga itim na babae. Pero hindi nito binabago ang isip ni Roy. Gusto pa niyang makausap ang kanyang anak. Nang makuha ang larawan nila ni Charlotte mula sa kanyang libingan, plano ni Roy na bumalik sa kanyang anak na babae. Ngunit pinigilan siya ni Jen, sinabi na kahit anong subukan niyang sabihin kay Charlotte, ay gagawin lumabas lamang bilang random na daldal. Sa oras na ito, dumating ang matalik na kaibigan ni Roy na nagngangalang Henry, at nakita ang dalawang babae. Ipinakilala ni Jen ang kanyang sarili bilang Matilde at Roy bilang Mabel. Nag-imbento siya ng kwento kung paano sila nagkakilala ni Roy para hindi sila magmukhang kahina-hinala. Habang sinasabi ni Henry sa kanila kung gaano kabait si Roy, hindi niya sinasadyang ihayag na si Angus, ay inagaw ng mga Samuel. Idinagdag din niya na 3 sa 5 Samuel, ay nahuli ng mga marshal ng US sa panahon ng insidente sa bangko. Nang marinig ito, nais ni Roy na iligtas si Angus para sa kapakanan ng kanyang anak. Gayunpaman, nanindigan si Jen na hindi bahagi ng kanilang misyon si Angus. Ngunit hindi nito napigilan si Roy na subukang iligtas si Angus. Nang walang ibang mapagpipilian, kailangang sundin ni Jen si Roy. Maya-maya, naghihintay sina Roy at Jen sa karwahe kung saan dinadala ang magkapatid. Sa oras na ito, ibinahagi ni Roy kay Jen na si Zeke at ang kanyang mga kapatid ay dating mabuti at may takot sa Diyos. Ayon sa kanilang ina na si Doris, isang araw, lumabas ang kanyang 5 anak para magtrabaho sa isang lumang balon. Nang maglaon ng gabing iyon ay bumalik ang mga binata bilang isang baliw na grupo ng mga delinkwente. Naalala tuloy ni Roy na noong araw na namatay siya, nagawa niyang barilin sa ulo si Zeke, at tiwala siyang napatay niya ito. Tinutuya siya ni Jen na baka hindi siya kasing sharpshooter gaya ng sinasabi niya. Nang mamataan nila ang karwahe kung nasaan ang mga Samuel, nagulat sila nang makitang dala nila ang simbolo ng Ouroboros. Napagtanto na patay na ang mga Samuel, sa wakas ay pumayag si Jen na tulungan si Roy. Tinambangan nila ang mga marshal na nagbabantay sa magkapatid. Pagkatapos, sinusubukan ni Roy na buksan ang nakalock na hawla ngunit nabigo. Hindi rin mahanap ni Jen ang susi at nagpa siyang ipop ang isa sa mga kapatid na lalaki gamit ang holy water. Ang ibig sabihin ng pagpop ng deado ay pilitin silang ibunyag ang kanilang tunay na anyo na nagtatago sa likod ng laman ng tao na kanilang taglay. Sa paglabas ng deado sa hawla, agad itong nilipol ni Roy. Ang dalawa pang kapatid na lalaki ay nagpakita at sinubukang pigilan si Roy. Ngunit mabilis na pinatay ni Jen ang isa sa kanila, habang ang isa ay naiwan na buhay para sa interogasyon. Pagkatapos ay natuklasan ni Roy na ang iniwan nilang buhay, na ang pangalan ay Slim, ay ang sinasabing pumatay sa kanya. Hinarap niya si Slim tungkol dito, ngunit itinanggi niya ang akusasyon na sinasabing may nag-frame sa kanya para sa pagpatay kay Roy. Gusto siyang patayin ni Roy ngunit sabi ni Jen, kailangan muna nila ng impormasyon mula sa kanya. Nag-squirting ng kaunting holy water kay Slim. Dahan-dahan siyang nagpop. Pinigilan ni Jen ang pagpopoping sa pamamagitan ng pagsundot sa kanya ng crucifix pagkatapos pumayag si Slim na makipagtulungan sa kanila. Ayon kay Slim, mayroong isang deado na nagngangalang Otis, na napakakapangyarihan, kaya nagawa niyang pilitin siya, ang kanyang mga kapatid na mangidnap ng mga tao para ihatid sila sa Red Creek. Tinanong ni Roy kung ano ang ginagawa ni Otis sa mga kinidnap na biktima, na sinagot ni Slim na ipinakulong lang sila ni Otis. Bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong plano ni Otis, sigurado si Slim na ito ay isang bagay na malaki. Nalilito si Jenny dahil hindi mabubura ng ibang deados ang ibang deados. Itinuro ni Slim ang baril ni Roy at sinabing si Otis ay may isa sa mga rip di mga armas. Napagtanto na ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip nila, sina Roy, Jen, at Slim ay nagsimulang maglakbay sa Red Creek. Samantala, isang babaeng nagngangalang Nell ang nag-ulat kay Otis na ang grupo ni Zeke ay nagdagdag ng 8 tao sa kanilang koleksyon ng mga bilanggo. Gustong ipadala ni Otis ang crew para sa isa pang pamamaril, ngunit sinabi ni Nell na ayaw na siyang sundan ni Zeke. Sa lumalabas, ang ibang deados ay nagdududa sa pinagmulan at tunay na pagkakakilanlan ni Otis. Nang marinig ito, ipinaliwanag sa kanya ni Otis na sa panahon ng eclipse, tumakas siya sa isang limbo kapag ang isang fragment ng Gateway ay humina. Ipinagpapatuloy niya na makukumpleto ng Blood Moon ngayong gabi ang Tetradic Lunar Cycle na magpapahina sa buong Gateway. Pagkatapos, ang mga tao na kanilang natipon ay gagawa ng labis upang hukayin ang Gateway upang maisakatuparan ang plano ni Otis na pamunuan ang lupa. Pagkatapos, kinausap ni Otis si Zeke tungkol sa kanyang namamatay na pananampalataya sa kanya. Pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pag-agaw sa kaluluwang nagmamay-ari kay Zeke, at pagkatapos ay binaril ito ng isang rip di pang-balance. Nang makita ito, nagpa siya ang ibang mga deados na sundan muli si Otis. Going back to the 3, Roy wants to exterminate Slim because he's just extra baggage for them.
Gayunpaman, tumanggi si Jin, na nagsasabi na ang isang nahuling deado ay dadalhin sa Hano kung saan sila ay dadalhin sa impyerno. Papatayin lamang nila ang mga deados kung kinakailangan ng sitwasyon. Mamaya sa gabing yon, habang lumilitaw ang Blood Moon, sa wakas ay nakarating sila sa Red Creek. Napansin nila na halos walang laman ang bayan. At bawat mamamayan na nakikita nila ay may sakit. Sa oras na ito, sinusubukan nilang mag-check-in sa hotel, ngunit ang may-ari na nagngangalang Julius, na siya ring alkalde ng bayan, ay itinuro ang karatulang nagsasabing bawal ang mga taong may kulay sa hotel. Asar, ipinakita ni Roy ang kanyang baril at pinilit ang alkalde na sunugin ang karatula. Habang sinusunog ng lalaki ang karatula, lumingon si Jen dahil tila takot siya sa apoy. Pagkatapos, tinawagan ni Julius ang kanyang itim na empleyado na nagngangalang Beverly at hiniling sa kanya na dalhin si Roy at Jen sa kanilang silid. Doon, tinanong ni Jim kung ano ang problema sa bayan at kung bakit halos walang laman. Sinabi ni Beverly na walang nakakaalam kung ano ang sanhi ng kanilang sakit, ngunit ang mga mamamayan ay umalis sa bayan dahil sa isang bulong-bulungan ng ginto malapit sa Red Creek. At least yun ang sinasabi ni Julius sa kanila. Nang marinig ito, nagsimulang maghinala si Roy at Jane kay Julius. Nang umalis si Beverly, ibinahagi ni Jane ang kanyang mga saloobin kay Roy. Itinuro ni Jane ang mga bundok kung saan naroroon ang minahan, at naghinala na ito ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao sa bayan. Mukhang tama ang kanyang teorya, dahil nagsusuot ng maskara ang mga taong nakakulong sa minahan. Isang lalaki ang nawalan ng malay at tatanggalin na ng kanyang anak na babae ang kanyang maskara para buhayin siya. Ngunit pinigilan siya ni Angus, na sinasabing mamamatay siya kapag tinanggal niya ang kanyang maskara. Pagkatapos ay tiningnan niya ang ama, at tiniyak niya sa babae na kailangan lang ng kanyang ama ng kaunting pahinga. Pagkatapos, si Julius, na lumalala ang kalagayan, ay pumunta kay Otis, at humingi ng maskara kapalit ng lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Otis na ang mga maskara, ay para lamang sa kanyang mga manggagawa. Nagmamakaawa sa kanya si Julius, na nagsasabing ayaw niyang mamatay. Mapanuksong sinabi ni Otis sa lalaki, na hindi palaging masama ang kamatayan. Habang binibigyan niya si Julius ng maskara, tiniyak ni Otis sa kanya, na malapit nang magsimula ang isang bagong araw para sa buong sangkatauhan. Gayunpaman, sa lumalabas, ang maskara ay isang bitag lamang. Nang maisuot ito ni Julius, itinali siya ng mga tauhan ni Otis, at isinakay sa isang karwahe. Pagbalik sa hotel, sinisikap ni Slim na kumbinsihin si Roy at Jen na matutulungan niya sila. Naaawa sa lalaki, tinanong ni Roy si Jen kung ang tunay na Slim ay maaari pa ba sa loob ng kanyang katawan. Ngunit sinabi ni Jen na ang totoong Slim ay wala na at ang deado ay may ganap na kontrol sa kanyang katawan ngayon. Matapos iwan si Slim sa silid ng hotel, pumunta si Roy at Jen sa simbahan, ngunit walang nakitang tao doon. Then all of a sudden, may narinig silang sumisigaw na lalaki sa labas. Mabilis nilang tinulungan ang lalaki, at natuklasan na si Julius yon. Nang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya, isiniwalat ni Julius na nakuha ni Otis ang buong bayan, at dinala ang lahat ng mga bilanggo sa minahan sa mga bundok. Kinikilala ni Jen ang Minifield bilang Gateway, at napagtanto niya na ang nakakalason na gas ay nagmumula sa kailaliman ng impyerno, kaya naman pinapatay nito ang mga tao. Matapos ikonekta ang mga tuldok, sa wakas ay naunawaan ni Jen na plano ni Otis na gamitin ang mga bilanggo upang hukayin ang Gateway, pagkatapos ay gawing deados ang lahat at ang iba pang bahagi ng mundo. Tinanong ni Roy kung bakit hindi ginawa ni Otis at ng kanyang mga patay ang paghukay, dahil mas malakas sila kaysa sa mga tao. Ayon kay Jin, lumikha ang Diyos ng mekanismo ng pagtatanggol sa pagitan ng lupa at impyerno, at ito ay sangkatauhan. At kapag inanyayahan ng sangkatauhan ang mga kaluluwa pabalik sa lupa, ay muling bumangon ang mga kaluluwa. Nang marinig ang lahat ng ito, pinagtawanan sila ni Julius, na iniisip na sila ay baliw. Biglang may lumabas na dedo sa likod ni Roy at Jin para salakayin sila. Sinusubukan nilang labanan ang mga dedos, ngunit mas marami sila. Samantala, nang hanapin ni Beverly si Julius para sa kanyang karaniwang tsa para sa gabi, natuklasan niya ang isang flare sa kanyang mesa. Matapos makita ang nilalaman nito, tinulungan niya si Slim na makawala sa kanyang mga pagpigil. Bilang kapalit, binigyan ni Slim ng maskara si Beverly para iligtas ang kanyang buhay. Binigyan din siya ng mas maraming ekstrang maskara, at inutusan siyang ibigay ang mga ito sa lahat ng natitira sa bayan. Nagbabago ang eksena sa minahan kung saan nakakulong si Roy at Jin. Dumating si Nell at parang nakilala si Jen. Sa lumalabas, si Nell ay dating bahagi ng Rip D at ninakawan niya ang armory pagkatapos niyang ipagkanulo ang departamento. Kaya naman may Rip D si Otis. Pangbalanse. Naputol ang kanilang pag-uusap ng subukang labanan ni Angus ang mga deados na nagbabantay sa kanila. Ngunit siya ay nabigo ng husto. Nang makilala ni Roy si Angus, napagtanto niya na si Angus ay isang mabuting tao at siya ang tamang tao para kay Charlotte. Sa hating gabi, nang makulong ang mga bilanggo, kinausap ni Otis at Nell si Roy at Jen. Sinabi sa kanila ni Otis na huli na ang lahat para sa Rip D para pigilan sila.
Habang sinasakop ng mga patay ang mundo, si Otis ang mamumuno sa mundo at gagawin itong ikasampung bilog ng impyerno. Inutusan ni Otis si Nell na dalhin ang 2 Ripti mga opisyal sa kanya sa madaling araw upang maihagis niya sila sa bangin bago magsara ang gateway. Pagkaalis ni Otis, kinukutya ni Nell si Jen na para sa isang taong natatakot sa apoy, masusunog siya ng walang hanggan sa impyerno. Pagkatapos ay ipinahayag na ang tunay na pangalan ni Jen ay John of Arcy, ang santo na sinunog hanggang sa mamatay. Tinanong ni Roy kung may magagawa sila kung magbukas ang impyerno. Ipinahayag sa kanya ni Jen na noong nabubuhay pa siya, nakahanap siya ng isang palawit na may mga luha ni Kristo. Gamit ito, maaari nilang patayin ang apoy ng impyerno. Sa kanilang pagtataka, nagpakita si Slim at ibinaba ang mga diados na nagbabantay sa kanila. Ngunit bago sila bitawan, sinabihan ni Slim si Jen na gusto niyang muling litisin ang kanyang kaso. Sa kabilang banda, ipinakita niya kay Roy ang news flare na natagpuan ni Beverly na nagpapatunay na siya ay na-frame para sa pagkamatay ni Roy. Matapos makalaya, sinabi ni Jen kay Roy na kailangan niyang ibuhos ang mga luha sa gitna ng impyerno para gumana ang kanilang plano. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumama sa kanila dahil natatakot siya sa sunog. Ngunit itinuro ni Roy na siya ay nagbabantay sa mga luha ni Kristo sa loob ng 445 taon at ang pagsasara ng impyerno ay ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay nagbago ang eksena hanggang sa binasag ng mga bilanggo ang isang malaking butas sa lupa na nagbukas ng impyerno. Nagiging sanhi ito ng mga sinumpaang kaluluwa na magsimulang magkaroon ng mga tao. Binabalaan ni Angus ang iba na hindi sila dapat tumingin sa mga kaluluwa o sila ay angkinin. Nang marinig ito, inutusan ni Otis ang mga patay na pilitin ang mga bilanggo na idilat ang kanilang mga mata. Dumating si Slim, kunwaring hawak niya si Roy habang tinutukan ng baril. Sinabi niya kay Otis na nagrebelde si Jen at pinatay ang mga gwardiya, kaya pinatay niya ito. Inutusan ni Otis si Slim na itapon si Roy sa impyerno. Pagkatapos maghintay ng pagkakataon, binaril ni Slim si Otis, ngunit pinoprotektahan siya ng isang kaluluwa. Inutusan ni Roy si Slim na tulungan si Angus sa paglikas sa lahat ng natitirang tao, habang nakikipaglaban siya kay Otis at iba pang deados. Sa kasamaang palad, isang malaking deado ang nakakakuha ng kalamangan sa kanya. Nang makita ito, inipon ni Jen ang lahat ng kanyang lakas ng loob at tumalon sa hukay ng impyerno upang ibuhos ang mga luha ni Kristo. Pagkatapos ay pinapatay niya ang malaking deado. Ibinagsak ang kanyang espada sa lupa, siya at si Roy ay kumapit dito habang sinisipsip ng impyerno ang lahat sa pagsasara nito. Si Slim at ang mga sibilyan ay kumakapit din sa grills ng kulungan upang maiwasang masipsip. Matapos mabuklod ang impyerno, naisip ni Roy at Jen na tapos na ang kanilang misyon. Sa kasamaang palad para sa dalawa, si Otis ay hindi nasipsip sa impyerno. Si Otis ay lumabas at ipinakita ang kanyang sarili bilang si Astaroth, ang kanang kamay ng Diablo mismo. Kinuha ni Roy ang isang shotgun at pinaputukan si Astaroth para makaabala sa kanya habang pinupulot ni Jen ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi magkatugma si Roy at Jen sa makapangyarihang demonyo. Ginagamit ni Astaroth ang mga kaluluwa para sunggaban si Roy at Jen. Ngunit hinugot niya ang krusipiho na nagpapahina sa pagkakahawak ng mga kaluluwa sa kanila. Pinalaya, natagpuan ni Roy ang mga luha ni Kristo at inilagay ang mga ito sa kanyang baril. Pagkatapos ay binaril niya si Astaroth, pinatay siya ng tuluyan. Sa pagsikat ng araw, ang mga bilanggo ay bumalik sa kanilang mga pamilya sa Red Creek. Kinonpronta din ni Roy si Julius tungkol sa pagkamatay nito. Ibinunyag ni Julius na siya ang bumaril sa kanya, ngunit dahil lang sa akala niya ay isa si Roy sa mga Samuel. Ngunit sa halip na patayin siya para sa paghihiganti, ipinakulong ni Roy si Julius. Sa Slim bilang pansamantalang sheriff ng Red Creek at Beverly bilang kanyang kinatawan, ibabalik nila ang kapayapaan at kaayusan sa bayan. Bago umalis, pinaalalahanan ni Roy at Jen si Slim na babalik sila para sa kanya kapag naitakda na ang kanyang muling paglilitis. Pagkatapos, dumating ang araw ng kasal ni Charlotte at Angus. Hindi makapagsalita ng isang salita na naiintindihan nila, ibinigay ni Roy ang kanyang mensahe kay Charlotte sa pamamagitan ng isang mahigpit na yakap. Pagkatapos, bumalik si Roy at Jen sa portable toilet, ang gateway sa Rift. Sinabi ni Roy kay Jen na sa wakas ay handa na siyang pumasok sa langit. Tinatawanan siya ni Jen matapos niyang malaman na hindi niya nabasa ang kontrata niya. Ang lumabas, mapupunta lang sa langit si Roy pagkatapos maglingkod sa Rift sa loob ng 100 taon. Natapos ang pelikula nang muling natamaan si Roy ng tumatakbong bison.